Ginayat na natin yung ating maes into cubes. Susunod naman natin yung ating carrots. Gagayatin din natin yung ating carrots into cubes. Lahat ng gagayatin natin ay cubes ang size. Medyo malaki nga lang, merong maliit. Basta cube siya. Ayan, natapos na natin ang ating mais at ang ating carrots. Isusunod naman natin ang ating kamatis. Gagayatin na rin natin ang ating kalabasa. Yung ating repolyo, 1/4 lang ng repolyo ang ating gagamitin. Parang napaliit yata yung putol natin kaya bumawas pa tayo ng kapraso. Gagayatin na rin natin ang medyo malaki-laki na parang pampansit.
balatan na natin ang ating beetroot. At pagkabalat natin, atin na rin gagayatin. I-prepare na natin lahat ang ating ilalagay sa ating oxtail soup para sabay-sabay na kasi natin yung pagsasama-samahin kapag naigisa na natin ang ating karne. Ayan na ang ating oxtail. Na-blanch na natin yan sa kumukulong tubig at ready na siyang iluto. Ito na ang ating lahat na gagamitin sa ating paggawa ng masarap na sabaw. Ayan yung mga kinayag natin carrots, yung cabbage, tomato, yung ating karne, kalabasa, sibuyas at ang ating beetroot. Yan lahat ang ating gagamitin sa paggawa ng masarap na sabaw. Umpisahan na nating igisa ang ating karne. Lalagay na natin yung kalahating sibuyas. Palalambutin lang natin ang ating sibuyas. Pwede din kayong gumamit dito ng beef kung gusto nyo na puro laman o kaya naman yung buto ng beef. Nasa inyo yan kung anong gusto nyo iluto o ilagay sa ating masarap na sabaw. Malambot na yung ating sibuyas, ilagay na natin ang ating oxtail. Halu-haluin natin. At lagyan natin ng kaunting cooking wine. Halu-haluin lang natin siya hanggang mag-mix yung ating nilagay na cooking wine, syempre pati yung sibuyas at yung ating karne. Saka natin lalagyan ng tubig. Kapag nalagyan na natin ng tubig, ilalagay na rin natin ang lahat ng ating ginayat. Yung ating sibuyas, yung ating kamatis, yung ating carrots at mais. Pagsasama-samahin lang natin lahat yan. Ilagay na rin natin yung ating ginayat na repolyo. Kalabasa, dahil puno na siya, saka natin ilalagay ang beetroot.
Ayan, halu-haluin natin. Baka kasi umawa siya pag siya'y kumulo. Ayan, pwede na nating ilagay yung ating beetroot. Ayan, nag-iba na agad ang kulay niya. Umawa na agad ang kulay ng beetroot. Pakukuluan natin to ng 2 oras sa katamtamang apoy. At pag kumulo na siya ng 2 oras, atin muna siyang i-re-rest. Pag na-i-rest na natin siya at kakaunti na yung tubig, dadagdagan natin at pakukuluan natin uli ng 1 pang oras. Ayan, luto na ang ating sabaw. Very yummy! Ayan na siya ang ating oxtail soup.